Hello guys, may problema ang crane, ayaw daw gumana ang up and down forward reverse kahit stop button. So para malaman natin, buksan natin sa likod kung anong problema, baka maaaring walang power voltage or putol ang connection ng wire or yung mga push button switch contact may problema. So buksan natin. I just want to share to you guys, pakita ko sa inyo kung paano troubleshoot ang hoist or crane. Right, buksan natin. Okay, here we go. Kuha na natin ng resistance yung auxiliary contact niya at yung voltahe. Pag wala, kailangan natin akyatin sa taas. Kailangan natin ang scissor lift or genie boom. Akyatin sa taas. Okay. So, kailangan natin ang multimeter tester para matesting kung ano ang problema. Kung minsan nasisira yun sa cable, putol. Pero, kuha na muna natin ang voltahe first. Kuha natin sa AC. Kasi kung minsan, ang hoist, ang voltage niya may AC or DC. AC, 27 volts or 110 volts. 600 volts ang crane. Tingnan natin yung contact niya. Press ko sa likod. Oops, dito sa AC volts. Wala, walang voltage. Punta tayo sa continuity. Tingnan natin yung contact niya kasi walang voltahe. Kung okay yung contact. Okay, sa ohms. Okay. Okay naman. So, walang problema sa contact. Okay, try natin sa 24 volts DC. Yung so, sira. Kaya kailangan natin ang genie boom. Kailangan natin akyatin sa taas kung ano ang problema. Okay, guys? Dala ko na ang genie boom. Ito ang mga kailangan natin bago umakyat sa taas. Kailangan tayo kumplito para hindi na tayo pabalik-balik at chat baba. Mga iba-ibang klaseng different kinds of fuses, kasi hindi natin alam kung 3 amps, 4 amps ang fuse. Okay, yung mga kailangan natin para hindi na tayo akyat baba. Siyempre, kailangan natin ang tester. Multimeter tester. Right, guys? So, yung itong gamit ko ay genie boom kasi wala yung scissor lift, low bat. Hindi nila tinarge. Ginamit ng contractor. So, yung ano... ang tawag dito ay genie boom, okay? Alright. Iba naman yung gamit din sa ano. Alright, paakyat na tayo sa taas. So, ang paggamit nito ay dahan-dahan, tingin kaliwat kanan, you know. Yung isa, yung chain, ang gamit niyan ay up and down. May sariling motor yan at dumadaan sa gearbox. Tapos forward reverse. So, bali limang contactor yan. At isa yung contactor na stop-start button, maintain contact yan. O, pakikita ko sa inyo mamaya. O, nandito na tayo sa taas. Nasa taas tayo ng belling machine. E, wala akong taga-video. Ako lang mag-isa. Isang kamay ko lang. Kaya, pasensya na. Just want to show you how to troubleshoot the hoist. Dito kailangan na ilipat natin yung harness ko kasi sa gabal. Ilipat natin sa kabilang side para ma-check ko ang box ng hoist. Nasa taas na tayo, mga kaibigan. Okay, adjust natin ng konti, dahan-dahan, tingin, left and right, blind spot, para siguradong wala tayong ano masagi kasi dito importante ang safety. Right, guys? Dahan-dahan ko lang muli. Yan ang box niya. Okay, kailangan natin buksan yan. Ililipat natin yung bucket natin. Yung pre-pisto natin ng maiging genie boom. Yun ang bus bar na yan. Ang voltahe niyan ay 600 volts. Umaandar yan. Kailangan natin buksan dito yung tornilyo. Yan, buksan natin ito yung cover. Yan o, bridge crane. Crane and hoist seal. Pwede natin makontak sila. Kaya lang, kung minor lang, kayang-kayang gawin kami na.
Kasi pag tinawag namin sila, kuminsan, yan o, Angelic Picture. Nice picture naman nila yan eh. Oh, buksan natin yung cover. Tapos, yeah, that's a contactor. That's yung two contactor there, that's left and right. Parang forward reverse yan. And that's one blue, this main contactor. Pag na-energize yan, magkakaroon ng power tong anim na fuses. Yan ang control transformer, 600 volt primary and load side is 24 volts DC. Right? So pag nagka-supply niyan, yung tatlong fuse para sa left and right and tatlong fuse para sa up and down. Kasi dalawang motor yan para sa forward, left and right and up and down. Okay? Kung minsan napuputok ang fuse ng mga yan, pumuputok ang fuse mga yan. So this one I check already is good. Okay? And this fuse control transformer load side is blown fuse. So I need to replace. Yan yan, sira na yan, putok yan, natik ko na yan. Okay, so tatanggalin natin. Yan. Tignan natin kung ilang amps, how many amps, then replace same amps. Para mapalitan natin ng pareho niya. Okay. Yan. Double check natin ang tignan natin yung ilang amps yan. Yan o. 6 amps. Double check natin yung tinanggal natin kung ilang amps talaga. Double check. Okay. 6 amps. Okay? So, palitan natin ng 6 amps yun. Right? Ito gagamitin natin bago. Palitan natin brand new. Good. Hindi ko na ipakita sa inyo nung chinik ko kasi wala maghahawak ng cellphone. Tester at yung cellphone. So, yan lang. Yan ang problema niyan. Pag minor ang sira, kami nang gumagawa niyan. Pero pag sira na ang motor, sila na. Kasi may clutch yan. Kaya pasok na natin ang fuse. Pag putok ang transformer, yung control transformer, kung meron kami, madali na palitan yan. Pero lockout namin sa main power. Okay? Kasi 600 volts yan. Ang load size 24 volts. Yan. Okay? Testing natin ngayon. Kunin natin yung remote. Turn on natin yung main contactor. Yan ang main contactor, yung blue. Pag pumali yan, makakaroon na kung mai-energize yung anim na fuses para sa left and right and up and down. Okay? So, looks good now. Looks okay now. Right? Okay. Ayos na. Company save money. Kung tatawag sila sa labas, expensive and take too long. Ganyan lang ang mga kayang gawin. Magagawa namin yan kung hindi busy. Pero kung busy, wala tayong magagawa dyan. Okay, balik na natin ang lock, cover, at job is done. Solve the problem. Okay na. That's good. Let's try. Go down. Okay. Yan yung mga pipe na production nila. Finished product. Okay. Yung phase 1 to. Line 1 hanggang line 8 to. Itong phase 1 na to. Yan. So, ang isang linya mahaba yan. Mula ng 6 rotor hanggang bailing. Okay, nasa taas tayo ng bailing machine. Yan yung pipe po, hinihila ng expedator, ang tawag doon. Pagkatapos, pag lumagpas siya doon, nahit niya ang limit switch, bababa yung expedator, and then, i-index niya, transfer sa pipe ID jumper. Okay, preheat. Saka pupunta sa oven, saka mag-pipe. Okay, baba na tayo guys. Dahan-dahan lang. Okay. Ay, baba tayo. Slowly. Kanina, nasa taas tayo ng belly machine.
Okay, baba muna natin tong remote, saka ibalik yung cover after. Bigay ko dun sa operator. Okay. Para hindi na tayo sumabit. Okay. Yan, bababa yan. This one for the bucket swing. The whole body. Yan. Okay. Now going down. Nasa baba na tayo. Baba muna natin yung mga gamit. Mga tools. Okay. Yeah, harness. Kailangan dito lagi ka naka-harness pag umakasas at by low yan. Kasi kung hindi, for safety. Okay. Ngayon, okay na yan. Babalik na natin yung cover ng remote ng crane hoist. So, mahirap ikabit kasi hawak ko ang phone. So, babalik natin yan. Sa kabila, yan ang remote. Post button switch. Okay, balik natin screw. Yan, nakabalik na. Magic. Okay. Yan yung green is start button and red is stop button para sa maintaining contact, para magkaroon ng power ang up, down and left and right. Okay. Okay, testing. Try natin. Okay na. Another side. Okay. Forward, reverse. Okay. It's working now. Ayos na. Left and right. Forward, reverse. Working good. Let's try up. Okay. Bring down. That's good. Alright. One more time, forward, reverse, left and right. Ayos na. Okay. Job done. Okay, now park natin tong jelly boom at challenge natin. Okay, nandito na tayo. Hello, buddy, Bangli. I need your help. Take out that ski there. I call the guy to. I call my buddy to remove the skid there because I want to park. I want to park there. I want to remove that bag in the skid. Gusto ko matanggal yung bag na yon. Yeah, yung bag na yon, I want to remove that. So I call my buddy to remove that. I will park there. Okay? Yeah. This is my buddy. Para hindi na ako bababa, drive yan. Okay. Okay, buddy. Thank you. Thank you, buddy. Alright, huh? I have to be say thank you. That's a magic word. Okay. Pipinahan natin yung printer na yung stand. Para makapark tayo na maayos. Pina lang, pina. Like a billiard, pipinahan. Right? So, gigilid natin para makadaan ng left truck forklift. A little bit more.
para may charge natin doon. Okay. Now, go down. Tapos pagbaba, tataas ko ulit yung bucket deliveries ko para hindi mahagi ng forklift itong basket. Okay, baba tayo. Remove the harness. Okay. Shut off emergency stop. Lift down. Okay, itataas natin tong basket na yan kasi parang di nakaharang sa daan. So, i-move natin yan. Yan, tataas natin sa taas. So, pag nasa taas ka, yung switch na yan, naka-selector, nakunso sa basket. Ngayon, nasa baba, dyan tayo. Nandi, off muna yan. Yan, nandi tayo. Yan, operational. Yan, nasa baba para ma-operate. Okay? Okay, guys. Tapos na ang ating trabaho. Job done. Okay? Remove ko na ang harness, our safety harness. Alright? Okay. Thanks for watching. Have a great day. Bye.